Padre, handa na ako. Subukin na natin. Barilin mo na ako. Sige. Padre, baka madisgrasya kita. Mahirap na. Sige. Hindi. Ayoko. Delikado yan. Kuya, Biyernes Santo ngayon. Subukan ng mga anting. Mahulan siguro at subukan ng agimat niya. Kaya malakas ang loob niya. Sige na, kuya. Barilin mo. Sige na. Wala kang bananagutin sa akin. Testigo, kapatid mo. Sige, padre. Putok na. Bala, parang manilang. Huh? Isa na namang napakagandang kwento tungkol sa ating mga iniidolong artista ang handog ko sa video na ito. Bagamat, hindi kasing palad at sikat tulad ng kanyang mga kapatid sa ama, siya naman ay mayroong sariling estilo sa pag-arte na siyang tumatak rin sa kanyang mga tagahanga. Siya ay isang bihasang artista na kadalasang nagbibigay buhay sa mga karakter na hindi gaanong bida ang papel, subalit nagbibigay ng malaking impact sa naturang pelikula. Bilang isang character actor, kilala siya sa kanyang kahusayan sa pagkaka-portray ng iba't ibang mga karakter. Mapadrama, action, o comedy man ang mga ito, ay kayang-kaya niyang gampanan at hindi banibigo ng aktor na ito ang kanyang mga tagahanga. Higit pa sa kanyang kagalingan sa pagganap, mahalaga rin ang kanyang dedikasyon at profesionalismo sa kanyang trabaho. Patuloy na nagpapakita ng husay at pagtitiyaga, pinapatakbo niya ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahangahangang performances sa mga pelikula. Siya ay tunay na isang bituin sa kanyang sariling paraan. Sa bawat karakter na kanyang ginagampanan, sinusubaybayan siya ng mga manonood na nagaantabay sa kanyang susunod na paglabas sa entablado o sa malaki at maliit na mga screen. Ito mga lads, ang magiging topic ko ngayon. Sa aking mga minamahal na taga-subaybay at mga manonood ng aking munting channel, mangyaring, paki-subscribe naman ang bago kong YouTube channel, baka magustuhan nyo rin. Ang mga topic ko sa bago kong YouTube channel ay tungkol naman sa buhay ng mga sikat na foreign singers and musician. Maraming salamat in advance. Halika't, alamin natin ang maikling kwento ng buhay at naging sanhi ng kamatayan ng isang magaling na artista noong kanyang kapanahunan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala, ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko ay hindi nagsasaad ng tama at eksaktong impormasyon tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Conrad Castro po, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang Conrad po, ay isang sikat na Pilipinong aktor noong kanyang kapanahunan. Siya ay ipinanganak noong April 11, 1948 sa Metro Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Fernando Po Sr.
at dating leading lady nito at sikat din na artista noong panahon na iyon, na si Patricia Mahares, o Pilar Castro sa totoong buhay. Siya ay kapatid sa ama, o half-brother ni na Elizabeth Poe, Fernando Poe Jr., Andy Poe, at Freddie Poe. Siya ay ikinasal kay Zenaida Marcelo Poe. Bagamat sikat na artista noong panahon na iyon, ang kanyang amang si Fernando Poe Sr., ay halos hindi na nito matandaan ang pagkalinga, pag-aaruga, at pagmamahal nito sa kanya, sapagkat bata pa lamang ito nang pumanaw ang kanyang ama. Dahil sa napaka-privado, at napaka-professional na tao si Fernando Poe Sr., ay hindi kumalat sa publiko, ang tungkol sa pagkakaroon ng karelasyon nito sa kanyang leading lady, na nagbunga ng isa pang taong magdadala ng kanyang pangalan pagdating ng araw, at ito ay sa katauhan ni Conrad Poe. Sa simula, ay hindi kaagad nasabak sa mundo ng pelikula, ang batang Poe na si Conrad. Subalit, sa panahon na iyon, ay malaki na ang pangalan ng kuya niya na si Fernando Poe Jr. sa industriya. Dito siya nagkaroon ng inspirasyon upang sundan ang yapak ng kanyang kapatid na si Fernando Poe Jr. sa pag-arte. At dahil nga sa mga panahon na iyon, ay hindi pa siya kilala ni The King Fernando Poe Jr., na kapatid siya sa ama, sa simula ng kanyang karera sa showbiz ay hindi siya kaagad gumamit ng apelyidong Poe. Sa halip ay gumamit muna siya ng ibang pangalan, at ito ay sa katauhan ni Carlo Roldan, bilang kanyang screen name. Ang unang pelikulang kanyang ginawa ay ang Pretil, noong 1970, na pinagbibidahan ni na Paolo Romero at Gloria Sevilla. Sa pelikulang ito, ay ginamit niya ang screen name na Carlo Roldan. Nasundan pa ito ng ilang mga pelikula, gamit ang nasabing screen name. Subalit, dahil hindi umaangat ang kanyang karera, at ni hindi halos napapansin ang mga papel niya sa pelikula, ay tumamlay ang kanyang karera. Nang mabalitaan ito ng kanyang kuyang si Fernando Poe Jr., ay agad siyang kinuha nito, at isinama sa mga pelikula nito. At dito na nga nagsimula niyang gamitin, ang kanyang screen name bilang Conrad Poe. Bagamat, alam ni Fernando Poe Jr., na anak si Conrad Poe ng kanyang ama sa ibang babae nito, ni minsan ay hindi siya itinuring na iba, bagkos ay lalo pa siyang minahal nito ng husto, kasama pa ng iba pang mga half-brothers and sister niya, na sina Elizabeth Poe, Andy Poe, at Freddie Poe. At dahil nga sa ganda ng samahan ng magkakapatid, ay nagkaroon pa nga sila ng ilang pelikula na magkakasama sila. Isa na nga rito, ay ang hindi kailanman malilimutang pelikulang pinagsamahan ng magkakapatid, at ito ay ang pelikulang, Isa Para sa Lahat, Lahat Para sa Isa, noong 1979. Bagamat, hindi niya napantayan ang kasikatan ng kanyang kapatid na si Fernando Poe Jr., at hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng pelikulang solo siya bilang isang bida, ay kadalasan naman niyang ginagampanan ang mga papel bilang supporting character. Nagkaroon pa siya ng napakaraming pelikula, kabilang na rito ang mga sumusunod. Hulihin si Tiyagong Akyat, noong 1973, na pinagbibidahan ni Ramon Revilla Sr., kasama si Liza Lorena, at Robert Jaworski. Bergado, Terror of Cavite, noong 1976, na pinagbibidahan pa rin ni Ramon Revilla Sr., kasama si Lotis Key, at Johnny Delgado. Gulapa, Barakong Mayor ng Maragondon, noong 1977, na pinagbibidahan pa rin ni Ramon Revilla Sr., kasama si Rosana Ortiz, at Dante Verona. Tatak Angustia, noong 1980, na pinagbibidahan ni na Rudy Fernandez, at Ace Verhel. Ultimatum Ceasefire, noong 1987, na pinagbibidahan ni Ramon Revilla Sr., kasama si na Eddie Garcia, at Marian de la Riva. Ang Anino ni Acedillo, noong 1988, na pinagbibidahan ng kanyang kuya, na si Fernando Poe Jr. Target, Police General, Major General Alfredo S. Lim Story, noong 1989, na pinagbibidahan ni Ramon Revilla Sr., kasama si Alma Moreno. Magdalino Orbos, Sa Kuko ng Mga Lawin, noong 1992, na pinagbibidahan ni Eddie Garcia. Manila Boy, noong 1993, na pinagbibidahan ni Robin Padilla, kasama si na Tony Ferrer,
at Aurora Sevilla. Bobby Barber's Parak, noong 1997, na pinagbibidahan ni Philip Salvador. At Anak ng Commander, noong 1988, na pinagbibidahan ni Manny Pacquiao, kasama sina Aramina. Bagamat, tahimik at pribado, at ni hindi man lang napabalita sa dyaryo at telebisyon, si Conrad Poe ay namatay, dahil sa sakit sa puso at stroke. Pumanaw ang low-key half-brother actor na si Conrad Poe ng yumaong Fernando Poe Jr., noong umaga ng June 26, 2010, sa kanyang bahay sa Meycauayan City, Bulacan. Siya ay 62 taong gulang. Si Conrad Poe ay nagkaroon ng sakit sa puso, bago nagkaroon ng fatal stroke, bago magbukang liwayway noong Sabado, June 26, 2010. Ano't-ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Tama pa mga kapatid ah. Kakasa! Iba away ang gusto nyo. Pag-initay natin. Tara! Tol, tapat-tapat lang. Okay, Tol. Isa para sa lahat. Lahat para sa isa. Hey! Narito, baka bumalik pa yan. Man. Yan na nila.